Kalabshis, welcome back to Stay Home Vlog 2. Stay Home Vlog 2 talaga. Hello! So, dahil nasa bahay lang, we should stay fit pa rin, and we're going to do a little bit of exercise, and Amber is right here. Gusto niyang sumali sa exercise, and yeah, nakadress siya. Pagkagising niya, nagdress up na siya. Kasi, birthday. It was in the other day. Yes. It's a Sage birthday. And excited siya. Talagang hinintay niya na birthday ni Sage nung pamangkin ko. Pinsan niya. Is it Sage birthday today? Yes. That's why you asked me to put on that dress for you. So, ayun. And I really like your dress. You want to show them your dress? Yeah. Oh, diba? Kahit nasa bahay, nakadress siya. So, would you like to greet Sage then? I also have a boy on your bed. I know. Would you like to greet Sage on his birthday? Yes. Ayun, nakakalungkot kasi first time na birthday niya na hindi kami nag-celebrate and we were not together kasi dahil nga dito sa V, alam niyo na. Sage, yeah. Happy birthday, Sage. Please have a nice day. Oh, that's so sweet. Love, Sage. Love you, Sage. Happy birthday, Sage. It's your 10th year birthday. And today? We love you so much. Today? Yes, we love you so much. And yes. Maybe when things get better, then we can celebrate your birthday. And for now, it's better to stay safe and just enjoy your PS4 and play your games. Yes. See you soon. Mommy, yeah? Is Sage watching the video? Yeah, you will watch this video soon. So, yun, guys, let's do some exercise. Gustong magpa-makeup ni Amber para siyang desperate habang nage-exercise ako. Nagsasulk siya. Nagtatampo. And ayan, gustong magpa-makeup. Medyo pawis pa ako. So before ako mag-shower at maligo, may-makeupan muna natin siya. I-timelapse ko na lang. Oh, show them your face, anak. So pretty now? It's just so bright. Hindi makita yung blush on. Come closer so they can see your pretty face. You happy now? Yes! Ayan, na-happy na siya na-makeupan. So, I'm just... Magluluto muna ako, guys, kasi medyo tanghali na, 12 na. May pagkain si Amber dito sa oven na, fish fingers. And then si Jan, gagawin ko siya ng tortilla. Fajita. Ito yung gagamitin ko na wrap from, ano siya yata, Aldi. Siya ang bumili nito. Ay, Marks and Spencer's. Ayan, no. So, igigisa ko muna tong onion. Marami tong onion kasi ibang pagkain na gagawin ko para sa akin. Mag-omelette ako. Egg with, ano siya, onion and potato. Anong mga ginagawa nyo, guys? Busy din ba kayo habang naka-quarantine kayo dyan? Lalo na sa Pinas. Siyempre, I'm sure nakaka-bored kung wala kayong masyadong magagawa sa bahay. Ganon. Kami, ang ginagawa naman namin, magkape kami sa umaga. Si Amber, magbibiscuit. Then, exercise kami, magti-TikTok, si Jan nag-exercise. Then, tinutulungan din niya akong i-stretch yung katawan ko. And, ano pa, after nun, magluluto kami ng panahalian. Then, maliligo, lahat kami mag-freshen up. And then, movie time, ganon. And then, hanggang 8 lang kami, then matutulog na kami after... manood as a family or minsan nasa phone pa rin kahit na ano, mula na sa TV, ganun. And then, makatulog na lang ng maaga ba, diba? And magising ng maaga, ganun. Since maganda na rin yung araw, maaraw na siya. And nakakapag-exercise na, mumotivate kang mag-exercise pag maganda ang araw, diba? And lagay natin yung chicken. Chicken breast ito. Kita nyo ba, guys? Ayan siya. And then, ipapainit na lang yung fajita mamaya sa isang pan, flat pan. Napadami. Ng pepper. Okay lang. Hindi naman ako ang kakain. Joke. Ayan, sandali lang pong iluto actually, guys eh. Nalagyan ko siya ng konting curry powder. Andito siya sa jar na to. Binili ko to noon na ano, sa dyan sa papa namin. Para siyang Nigerian curry powder. Ano? Masarap naman siya. Ito yung powder na ginamit ko nung nag-curry ako sa last vlog ko. And since mahilig nga siya sa mga ganitong flavor, Indian flavor, so magugustuhan niya yan. Bale, 2 wraps lang ang magagawa nito.
Nagbibiro si Jan. sabi niya, ano yung amoy underarm? Sabi ko naman, yung underarm na naaamoy mo, pagkain mo yan. Yun yung oven. Okay na yung pagkain niya. So, i-dip up ko lang itong tortilla wrap. Minsanan ko na siyang ilalagay itong dalawa. And, luto na to actually eh. Tingnan nyo guys. Diba? Kaya ayokong nagluluto ng curry sa bahay guys eh. Kasi medyo maamoy siya. So, ganyan ko siya gawin. Itong salad, okay pa naman. And then a squirt of chili sauce. And since medyo matigas na itong wrap, lalagyan ko siya ng toothpick. Hindi ko nalalagyan ng ano kasi yung salad medyo off na. So, tinapon ko na lang siya. Ganyan lang siya guys. Diba? Simple lang. Ang bango ng chili sauce. Diba? Meron na siyang tortilla wrap. So, here are my two potatoes. Potato potatoes. Potato potatoes. I-cubes ko lang siya ng maliliit. Oh, diba? Magkakaiba kami ng pagkain. Si John, tortilla wrap. Ako naman, omelette. Si Amber, fish fingers and chips. Kasi kahit lutuan ko si Amber, yung niluto kong soup nung last vlog ko, guys, hindi niya rin kinain. Ako lang din ang kumain nun. Kailangan talagang mag-exercise ng konti, guys, pag nasa bahay. Kasi gaya ngayon, laging kain, ganun. Ako dati, minsan lang ako kumakain a day. Pero ngayon, at saka minsan lang ako magluto in a day. Then, since nandito si John, ayun, ibang pagkain niya, ibang pagkain ko. Sa breakfast niya, siya na ang gumagawa. So, yan, same pan din. Hinugasan ko lang yung pinaglutoan ko ng curry. Curry ba? Konting oil lang. Kala mo expert magluto, no? Hindi ko pa na-ready yung egg ko, guys. Pero after kong ilagay itong patatas, saka ko siya ibibitakin dito sa bowl para ano, iwas maraming hugasin, di ba? So, I'm gonna drop my potatoes. And I'm gonna use two eggs. Here's two eggs. Lagyan ko siya ng garlic powder. And a little bit of salt. And my favorite. Oh no, ubos na siya. My dried parsley. Just mix it together and wait for the potatoes to cook. So ayan, okay na yung potato natin. So I'm going to put my eggs. Ito yung omelette guys na hindi siya magiging buo. Parang scrambled egg siya. Ganun. Kasi mas gusto ko yung hiwa-hiwalay. And may natira akong kanin kahagabi. So isasangat ko siya. As in maliit na maliit lang yung kanin. So konti lang. So, ito na siya, guys. Luto na. Transfer na lang. And then, ilalagay ko yung konting rice dito. Yan lang siya kakonti talaga. Pwede ko na actually patayin yung, ano, gas. So, konti lang na itong rice, eh. Kain muna tayo nitong niluto kong omelette. Ito siya. Sarap! Diba? And habang kumakain tayo, mag-a-advise tayo ng dapat gawin para makaiwas sa V. Alam niyo na. C. CV. Alam niyo na. Ang hirap kasi banggitin dito. Ang stricto ni Lolo. And minsan yung ina-upload kong vlog is napupunta sa
ano, yellow dollar sign. So, subok muna tayo, guys. Meron din akong warm water dito with lemon. So, ito nga, diba, stay at home tayo dahil yun ang advice atin ng government and para ano na rin, maging safe tayo and hindi natin ipapahamak yung sarili natin, hindi rin tayo makakapangpahamak ng ibang tao. So, paglalabas tayo, guys, make sure that you are fully protected. Wear a mask and a gloves. Yun. So, kapag pupunta kayo, bibili kayo ng food shopping, magdala kayo ng sarili nyong bag kasi minsan, syempre, sa shop, hindi nyo may iwasan na kukuha ng bag yung isa tapos, halimbawa, nag-change sila ng mind, ibabalik nila yung bag. So, nahawakan na ng iba yung bag. At least, pag galing sa bahay ninyo, alam nyo na malinis yung bag, di ba? At pagbibili naman kayo ng mga fruits and veg, guys, na mga per kilo or per piece siya, pagkadating nyo sa bahay, hugasan nyo na agad para matanggal yung germs. Kasi, syempre, hindi natin maiiwasan na hinahawak-hawakan na yun ng tao. Syempre, ako nga eh, syempre, namimili tayo, di ba, kung ano yung maganda. So, yun ang kukunin natin. And, iwasan natin humawak sa mga metal surfaces kasi doon nagtatagal ang mga V. Alam nyo na, ibig kong sabihin, V. And pag naka-uwi na ng bahay, isprayhan nyo ng disinfectant yung mga shopping bags ninyo. So, meron ba kayong disinfectant? Kami, ubos na. So, kailangan naming lumabas at bumili ng Dettol. And leave your shoes by the door. Huwag ipasok sa loob ng bahay or huwag nyong ilakad-lakad para hindi ma-spread kung anumang dumi ang nandun sa sole ng inyong shoes. And bago nyo tanggalin yung gloves nyo, guys, hugasan muna ninyo ang inyong mga sukle, yung mga coins ninyo kung meron kayong change from the shop para matanggal din yung germs niya. Para safe ba? Alam kong it's parang paranoid na tayo, pero it's better safe than sorry, diba? Kasi yung mga pera, guys, hindi nyo maiiwasan na nahawakan na yun, nagpasapasahan na ng mga tao. And hindi nyo alam kung nahawakan na pala yun ng infected ng ano, ganun. Ayun, hugasan muna ang pera. And since dito sa UK is plastic naman yung pera, nung isang araw, dinisinfect ko siya, nisprehan ko ng Dettol, and then pinunasan ko siya ng tissue. So, ako tinapon yung tissue sa bin straight away. And pagkatapos yung hugasan yung mga yung pera, i-dispose nyo na rin yung gloves ninyo. So, pag na-dispose nyo na yung gloves nyo, guys, maghugas kayo ng kamay na mas maigi pag warm water ang gagamitin nyo with antibacterial soap. Within 20 seconds nyo sa siyang i-rinse-rinse na ganon with soap. And yung mga pinamili nyong prutas at gulay, guys, na mga naka-unpack, yung mga hindi naka-sealed sa ano, hugasan nyo na rin agad before nyo siya ilagay sa fridge or ilagay sa mga fruit stands ninyo. And get changed straight away, guys. Huwag kayong umuupo sa mga higaan or sa bed pagkagaling nyo sa labas. Kasi, malay ninyo, nandun yung kalaban natin. So, it's better na tanggalin natin straight away yung mga suit natin and then go for a quick bath or shower para matanggal yung mga dumi sa katawan and kung may kumapit man na CV. Kasi sa dami dito ng tao, guys, ang London is very congested siya. So, hindi natin alam yung mga nakakasalamuhan natin kasi ang dami na talagang infected dito, guys. So for now, ano na, 8,000 na mahigit na and 400 something na rin yung mga na dito. And isa pa, make sure na you wipe your door handles and your mga switches, ganon. Kasi, di ba madalas natin nandun yung mga kamay natin. So, lalo na pag sa labas, pag sharing kayo ng door dun sa pag nakatira kayo sa mga apartments, 'di ba, sa baba bago kayo pumunta dito sa door ninyo, ano, i-wipe ninyo yung door muna ninyo para matanggal ang mga dumi. And mas maigi gamitin yung mga antibacterial wipes or kung meron kayo nung disinfectant na spray. And i-wipe na rin ninyo yung floor ninyo sa kusina and sa bathroom. Like kami, sa kusina is vinyl siya. And sa bathroom din is vinyl. So, yun. Ina-antibacterial floor wipes ko siya. And then, tapon agad sa bin. Ayun nga, di ba? Nakakapraning talaga kasi hindi naman natin alam kung kailan natin makukuha or kung saan natin makukuha yung V na yun.
Kaya, it's better to be vigilant and extra careful. So, yun. This is actually our worst enemy kasi hindi natin siya nakikita. It's invisible. And, hindi natin alam kung kailan tayo lalaban, di ba? So, we don't know when to get it. Kaya, it's better to be safe and, ano na lang, sundin natin yung utos ng government, social distancing, 1 meter away, 2 meters away, ganun. And lastly, last na advice ko is, sit and relax with warm drinks, di ba? Like tea, kung mahilig ka mag-coffee, okay din yan. Yung mga tea, like chamomile, jasmine tea. Ako, mahilig din ako, ito nga, lemon water, yun. Ginagamit, nilalagyan ko siya ng mainit na tubig. And stay hydrated lang kayo guys, para ma-flush lahat yung germs and bacteria. And syempre, eat a lot of fruits and vegetable. Lalo na sa mga maasim na fruits, ganon, para ma-boost natin yung ating immune system, lumakas ang ating resistansya ng katawan. And kung yung mga anak niyo naman ay ayaw mag-fruits and veg, i-vitamin C nyo na lang sila guys. So, yun lang ang advice ko ngayon para makatulong tayo at makaiwas. So, ubusin ko lang itong pagkain ko guys. Hi mga kalamshi, so I'm back. Ayan, nakaligo na ako. Kita niyo yung buhok ko, super glossy na siya, hindi na siya oily. And nagbabad ako sa bath for half an hour to 45 minutes and nakaka-refresh and relaxing talaga siya. And habang nakababad ako guys, nagmask ako and I use this Garnier Skin Active Pure Active Matcha Detox na clay mask. Ayan. And I feel like my skin is less oil na siya ngayon kasi kanina and kahapon medyo oily siya since ang mga kinakain namin ay oily foods recent. And kanina nakita nyo naman na ang kinain ko ay omelette. Medyo nagiging oily ang face natin pag ganon. Nakaka-absorb talaga siya ng oil. And intensely absorbs pollution and oil. So maganda siya sa skin. And gusto ko siyang gawan ng review ngayon guys since ubos na siya. Wala na siyang laman. Last na yung ginamit ko kanina. And ever since na binili ko to guys, sobrang gustong-gusto ko na siya. And noon ko pa gustong bumili nung ganyan pala yung laman talahate. Pero every time na pupunta ako sa shop, nakakalimutan ko. So hindi pa rin ako nakakabili hanggang. Gusto ko lang tong i-recommend kasi budget-friendly. Yung laki niya is okay na rin. Yung size niya is 100 ml na rin. Ayan, kung naghahanap kayo na mask na magagamit ninyo ng pangmatagalan. Ito is umabot siya sa akin ng 1 year. And ginagamit ko siya once or twice a week. Maganda siya kasi, pore unclogging mask. And maganda nga kasi matcha siya, di ba? So alam naman natin na ang matcha is maganda siya sa skin. And pag in-apply mo siya sa mukha mo guys, ng very very thin layer lang. And ma-feel mo yung sensation ng menthol pag in-apply mo siya sa skin mo. And ang ganda nung feeling. Parang feeling mo nare-refresh and nare-repair talaga yung skin mo. So ito is for unplugging mask. Is this mask right for you or right for me? Ang sagot? Yes, if you have oily skin with clogged pores and you're looking for a mask to absorb oil and pollution residue. So, how is it different? This pore unclogging mask is enriched with kaolin clay and natural matcha green tea extracts. And it absorbs the excess sebum residue. And it enriched with salicylic acid. Ayun. Gusto ko yung mga beauty products na may salicylic acid since meron akong problema nga sa oily skin. And sa mga blemishes. So, it's really good. And the mask visibly unclogs your pores. So your skin will appear purified in 10 minutes. And iniiwan ko siya ng, sabi dito, recommendation is 10 minutes. Pero I leave it longer than 10 minutes. So pag ganong katagal sa bath, siguro 20 to half an hour, doon ko iniiwan. And then after, saka ko siya ginagamitan ng face towel na damp. And yun yung pinangrarab ko. Hindi ko siya hinuhugasan lang ng tubig na ganon. Damp talaga na face towel para matanggal yung mga kung ano-ano pa sa face, yung mga dirt sa mukha. So, yun lang yung simple review ko dito, guys. And I will finish this vlog here right now. And thank you for watching. And if you enjoyed this video, please do give me a huge thumbs up and subscribe to my channel. And I hope to see you in the next one. Bye!